Alam niyo ba guys na ang average cost ng one bedroom rental apartment dito sa Toronto right now in 2023 is 2,570. So, grabe. Sobrang mahal na talaga. So that is one reason why some people living in Toronto talagang umaayos na sila sa ano eh, sa City of Toronto. Kasi nga, Alina, Toronto is the one of the most expensive city in North America. At ang isang dahilan dyan is yung grabe yung rental. Ayong vlog para sa ating mga kababayan na nagnanais na pumunta, magtrabaho at manirahan dito sa Toronto, Canada. May update tayo. So hindi naman siya ganun kagandahan kasi tumaas na naman yung average cost. Average rental cost dito sa Toronto, Canada. Alam naman natin na yung Toronto, Canada is one of the most expensive city in North America. At eto pa, average cost na ngayon ng one bedroom. Ito ah, one bedroom is 2,572. Oh my God. Sabi nga ng mga financial analyst, dapat yung 30% ng salary mo ay hindi dapat mapupunta sa rental cost. Kasi it's too much. Pero because of the things na nangyayari ngayon, kunyari, meron ka lang sweldo na 20 or meron ka lang minimum salary, no? At saka may minimum salary ka na permanent job, hindi talaga kakasya. So, nangyayari, especially sa mga bagong dating, kasabihin ko bakit bagong dating, mapaliwanag ko mamaya. Especially sa mga bagong dating, yung one full-time job is not enough pag may pamilya ka rito. That's the reality. Hindi ito exaggerated, no? Nasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi sa mga bagong dating, papaliwanag ko lang, ibigay ko ng example yung aming tinitiran ngayon. Yung aming tinitiran ngayon, ito, kita nyo, maganda, di ba? Ginawa natin yan. Lagyan natin ng tiles. Ang renta namin dito is 900. Pero kung bagong dating ka, same size, same location. Alam niyo ba ang bayad? Almost, I think 1.7 plus, you're going to pay for the hydro, yung bayad sa tubig na ginagamit mo, kuryente, tapos, ayan, sa aircon, may bayad din yan, parking and so on, internet. So sa mga bagong dating, it's tough and it's challenging. Talagang sobrang mahal na talaga. So yung one full-time job, I don't think so it will be enough sa isang pamilya dito na naniniraan sa Toronto, Canada. And that is the reality. Talagang, yun ang realidad na sinasabi ko lang, no? Hindi ito exaggerated. So, kasi kung darating ka dito, tapos meron ka lang isang full-time job na minimum salary, I don't think so kakasya. Totoo lang siya sabi natin, hindi tayo exaggerated, no? Meron nga tayong mga kaibigan na nagsasabi bakit hindi para kami lumipat sa ibang lugar o sa ibang probinsya na mura yung bahay. Tapos, mura yung bahay. Tapos, ayun, mura yung bahay kumpara dito sa... Parang dito yung binabayad mo sa renta, parang pwede ka na mag-mortgage sa ibang probinsya. Pero ito lang sinabi ko dito, para sa akin na, I love living here in Toronto. Parang nasanay na talaga ako eh. Tsaka, one more thing, dito sa Toronto, lahat is accessible by public transport. Ito, based on my experience lang, no? Kasi I work in downtown. So, pumunta ka lang sa trabaho, it took like 15 or 20 minutes, nasa trabaho ka na. Tapos, pag may yung mga services ng government is sobrang bilis. Pag may emergency, andyan agad yung 911, napakabilis. Tapos, kung gusto mong maglibot, gusto mong aliw-aliw ng bahagya, aliw-aliw, parang Tagalog na Tagalog yung term, no? Kung gusto mong maglibot na pamilya, andyan na, may Scotiabank Arena. Isang sakay lang, Scotiabank Arena. Meron pa dyan yung laruan ng Blue Jays. Tapos meron pa dyan yung Ripley's Aquarium. Tapos meron pa dyan Love Park.
mayroon pa dyan Lakeshore, tapos mayroon pa dyan na Toronto Island na sobrang accessible talaga. Kaya para sa akin, eh, I still love here kahit medyo mahal. Pero sabi ko nga kami kasi nakasama sa old contract na mga renters. So, kami medyo mura. Pero yung mga bagong lilipat pa lang, you know how much is the rent? It becomes double. Kung kami, 900. Paglipat na rin sa exact place na kinalalagyan namin na to, doble halos yung magiging presyo. Kasi kami ngayon, wala pa kami bayad sa tubig, wala kami bayad sa kuryente. Diba? So, what else? Ano pa yung aayawan natin dito, diba? Tsaka pag lumipat ka na ibang probinsya, oh, it's another adjustment. Tapos, mga bata mag-a-adjust. Plus, mura nga yung mortgage doon. But the problem is, yung trabaho naman, talagang sobrang layo. So, hindi ganun ka-accessible ng public transport. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan, meron kang sariling sasakyan na pagpasok mo at saka pag-uwi mo. E paano kung dalawa kayo nagtatrabaho ng asawa mo? So, parehas kayo dapat na may sasakyan. So, anong ibig sabihin nun? More sasakyan, more sa mortgage sa sasakyan, sa insurance. So, parang ganun din. Diba? At mas mapapamahal pa yung babayaran mo. Yung paano yung mga bata. Diba? Ang daming factors to be considered bago ka talaga mag-gawa ng isang desisyon. Diba? So, as of now, talagang we are happy living here in Toronto, Canada. Diba? Masaya. Kahit medyo mahal. Pero yung ano ko nga, yung advice ko sa mga paparating pa lang dito, talagang it's challenging. It's tough. That's the reality. It's not an exaggeration. Can you imagine isang bedroom apartment, yung average niya is 2,572. Alam niyo naman, yung Toronto, one of the most expensive city in North America. Kaya isa rin yan sa dahilan why some or most of the people, including Filipinos, ay lumilipat, umaalis sa Toronto, lumilipat sa ibang province. Kasi nga, ang isang rason nila, instead of like wasting the rent na sobrang mahal na tinatapon na monthly, so, gawin na nila, kumuha sila ng bahay, and then, parang, at least, in the long run, magkakaroon sila ng equity, at magkakaroon din ng sariling bahay, which is, tama naman talaga. Kaya ang tanong, may plano ba kami lumipat sa ibang probinsya? As of now, ang sagot namin is, wala. Yan. Kaya sabi ko na dito, accessible sa public transport, mabilis yung service ng government, at saka isa pa, maraming trabaho dito sa Toronto, Canada. That's the reality. Na accessible ng public transport. Kahit wala kang sasakyan dito, believe me, makapagtatrabaho ka na maayos, mapupuntahan mo yung workplace mo, makakalibot ka sa bawat lugar using only public transport, PTC or GoTrain. So, yung payo natin sa mga paparating pala dito, talagang be prepared kasi masyadong mahal talaga yung living dito. Tsaka dapat madiskarte at walang arte. Kasi meron nga tayo napanood na balita sa Omni News na isa nating kababayan na Pinoy. International student siya, dating teacher sa Pilipinas for almost 3 decades. So nag-try siyang pumunta rito as international student, of course, para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya niya. Unfortunately, no, after wala pa isang buwan, bumalik siya sa Pilipinas kasi nga hindi niya na masustain yung gastos dito sa pang-araw-araw na buhay. Hindi na rin niya masustain yung gastos niya sa school kasi nga sobrang mahal. Tapos nagpasa rin siya ng mga resume sa iba't ibang company pero walang tumawag. So medyo nauubos na siguro yung savings ni sir na dala dito. So he decided to go back to Philippines.
at nilisan niya yung bansang Canada. Pero may problema siya kasi marami daw siya na isan lang, may naisan lang siyang bahay at lupa. Ngayon problemado siya kung paano niya tutubusin yun tsaka yung mga naging utang niya. So yun nga, sabi ko, kapag ka pumunta ka rito as international student, that's the reality, it's really tough. At nag-iisa ka lang, wala kang mag-anak kasi wala kang matatakbuhan. Though may mga group naman dito na tumutulong sa ating mga kababayan, pero iba pa rin kapag may kamag-anak ka. Kasi pag may kamag-anak ka, kahit makitira ka lang dyan for a period of time, hindi kayo napapabayaan. Di ba? So yun yung pag international student ka talaga rito, sobrang mahal. Kailangan ready ka physically, emotionally, financially. Talagang ready ka dapat. Yan. So yun yung update natin sa mga nagnanais na pumunta, nagtrabaho, manira dito sa Canada. Especially sa Toronto, no? In-update ko lang kayo na yung renta talagang skyrocket, sobrang taas ng halaga, yung average cost. Can you imagine one bedroom, 2,572? Na kung pupunta ka rito with your family, tapos you are like having a full-time job na minimum lang yung salary, hindi siya kakasya. I don't think so. That's the reality. Hindi ko ini-exage, no? Alam niyo ba, ganito yung discarding na ginagawa ko, no? Kasi may part-time job ako. So, my schedule in my full-time job is 8 to 4:30. Tapos, meron akong other part-time job na panggabi, no? After my full-time job, may part-time job ako. So, ang ginagawa ko, after ko matapos sa duty ko sa hotel, ang gagawin ko, kakain na ako doon. Libre na yung pagkain. So, kakain na ako, magpapakabusog na ako doon. Para sa isang part-time job ko, hindi na ako magugutom, busog na ako. Di ba? Kasi pag kumain ka sa labas, gagas ka pa niyang, ano yan, mga $15 to $20. So, sayang 20 o sayang 15. Ipunin mo yun ng araw-araw, kahit $10 or $15 a day, kung limang araw yung part-time mo, di ba? Medyo malaki-laking pera na yun. So, dito, sabihin ko sa inyo, hindi lang puro sipag, kailangan dito talino at saka diskarte. At saka, huwag kang mahihiya. Diba? As long as tama yung ginagawa mo, hindi ka nakaapak na ibang tao, legal, just go for it. Yung ginagawa mo para makaipon ka, para makatulong ka sa pamilya mo rito, at para makatulong ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Diba? Dito, sabi ko nga, diskarte, determinasyon, panalangin. Yan ang makakatulong sa atin. Tsaka huwag kang mahihiya sa trabaho na mayroon ka as long as marangal, legal, at wala kang naapakan ng ibang tao. So yun lang. Sana ma-inspire kayo sa video na senior ko ngayon. So, that is life in Canada, life in Toronto, Canada. Medyo mahal, pero masaya tayo dito kasi everything is accessible, maraming trabaho, and the service of the government is really good. So yun lang, sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. So always support our Facebook page, Teacher's Notebook. Lumalaki na, almost 6,000 na tayo. Like, comment, and follow. At yung ating YouTube channel, Sir Alfred TV. Nako, palaki na rin ng palaki, no? Like, comment, share, and subscribe. At please hit the notification bell para updated ka sa mga kaganapan dito sa Toronto, Canada. So yun lang, bago tayo mag-end ng ating vlog for today, shout out muna tayo, no? Shout out sa mga taga-Gapan, Antipolo, Iloilo, mga friends natin sa US at Singapore. Salamat sa suporta, salamat sa panonood, and mabuhay ang mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Have a great day. Boom!